ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang gabi, Pilipinas. Kami mga patrol ng Filipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, nagpulo ngayong araw sina Pangulong Ferdinand Marcos at Chinese State Councilor at Foreign Minister Chin Kang. Kasama sa pulong sa Malacanang si Chinese Ambassador Huang Xilian. Dumalo rin sa meeting sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. Bago nito, hiwalay na nagkausap sina Secretary Manalo at Minister Chin. Kabilang sa mga isyung tinalakay, ang mekanismo ng konsultasyon sa usapin ng South China Sea, West Philippine Sea at estado ng mga bilateral trade agreements. Ihahatid po namin ang iba pang detalye maya-maya lang. Sumabak sa iba't ibang pagsasanay ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo ngayong araw sa Nueva Ecija bilang bahagi ng Balikatan Joint Exercises 2023 na subukang bilis at kakayahan ng mga sundalo sa pagresponde na magdulot ng sulog ang pagpapakawala ng pampasabog. Nagpapatrol, Bianca Dava. Noong mapasakamay ng Maute Group ang bahagi ng Marawi City noong 2017, isa sa mga laging hamon sa militar ay kung paano mapasok at makukob ang pinagtataguan ng armadong grupo. Kaya isa sa mga pagsasanay sa Balikatan ngayong taon, ang Combat Engineer Simulation Exercise sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Layo ng exercise na masanay ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo na mag-operate ng magkatuwang sa misyong pahinain o sirain ang kuta ng kalaban gamit ang mga pampasabog para mapasok at malusob ito ng mga tropa. Those refresher training equip us. Not only us, of course, the U.S., the new guys, the older guys. It's like the marksmanship, highlighting the friendship, interoperability, and because some of those doctrines is and from the Philippines and from the U.S. is pretty much similar. Dalawang pampasabog ang ginamit, ang Bangalore torpedo. The Bangalore you have to emplace, so there are two torpedoes that you emplace in a V section, and you have to go up to the actual wire or the minefield itself and emplace it. At ang anti-personnel obstacle breaching system o APOBS. APOBS has a rocket and you can have a standoff, so you don't necessarily have to go all the way up to the wire obstacle in order to create a lane through that obstacle effort. Nasubok din ang bilis at kakayahan ng mga sundalo na rumesponde sa mga sakuna. Di inaasahang nagdulot ng sunog sa training area ang unang pagpapakawala ng Bangalore. Ilang oras din bago tuluyang naapula ang apoy ng mga rumespondeng fire truck at helicopter ng militar. Of course, we have some kind of unplanned scenarios. Maybe it's just part of the location that we are currently on, and those scenarios is part of the practices. Maybe that's why we're still here. Those unforeseen scenarios and test our ability to respond on those things, and it really tests our decision making in the ground. Ngayong linggo matatapos ang pinakamalaking Balikatan Joint Exercise sa kasaysayan ng Armed Forces ng Pilipinas at Estados Unidos. Highlight ng Balikatan sa April 26, ang live fire exercise sa karagatan ng Zambales. Bianca Dava, ABS-CBN News, Nueva Ecija. Samantala, pinag-aaralan ng Department of Foreign Affairs na itaas sa level 3 ang alerto sa Sudan dahil sa patuloy na bakbakan ng Sudanese Army at paramilitary. Ayon kay DFA Undersecretary for Migrant Affairs, Eduardo Jose De Vega, inirekomenda na nila na itaas ang alerto dahil sa dumaraming Pilipino na gusto nang umuwi ng Pilipinas. Lalo umanong tumitindi ang tensyon sa Sudan, kaya pinapayuhan ang mga Pilipino doon na manatili muna sa loob ng bahay. Nasa 500 ang mga Pinoy na nasa Sudan. Hinihintay na lang ng DFA ang eksaktong bilang mula sa embahada sa Cairo, Egypt,
gagawing may ceasefire pagkakataon ito para sa mga Pinoy na bumili ng kanilang mga pagkain at pangangailangan gamit ang cash allowance na ipinadadala ng embahada. Makalipas ang mahigit 80 taon, nahanap na ang kinaroroonan ng Japanese transport ship na Montevideo Maru na lumubog sa karagatang sakop ng Pilipinas noong World War II. April 6 ngayong taon nang simulan ang paghahanap sa nasabing barko gamit ang mga high-tech na kagamitan. Ayon sa Maritime Archaeology Group na Silent World Foundation, natagpuan nila ang Montevideo Maru sa lalim na mahigit 4 na kilometro sa may hilagang kanlurang bahagi ng Luzon. July 1, 1942, nang palubugin ang barko ng torpedo ng U.S. submarine. Hindi umano inakala ng crew ng submarine na may sakay pala itong mga prisoner of war. Itinuturing ng Australia na worst maritime disaster ang paglubog ng nasabing barko dahil kabilang sa mga namatay doon ang nasa mahigit 900 Australian, kabilang ang hindi bababa sa 800 tropa na itinuturing na prisoners of war. Kapit na mga kapamilya, ito ng busina sa petrolyo. Good news! Dahil pagkatapos ng 2 linggong puro oil price hike, may rollback po sa Martes. Maglalaro sa 1.50 hanggang 1.80 kada litro ang magiging bawas presyo sa gasolina, 80 centavos hanggang piso sa diesel at 20 hanggang 40 centavos sa kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, bunsod ito ng monetary policy ng Estados Unidos kung saan patuloy na itinataas ang interest rates na nagpapalakas sa US dollars. Natabunan ng interest rate hike ang ulat ng International Energy Agency na paghigpit sa supply ng langis. Kaya ang ending, mas mababa ang average na presyo ng imported na petrolyo sa world market ngayon linggo kumpara noong isang linggo. Hindi pa umaabot sa 60% ng SIM users ang nakapagparehistro sa mga telecommunications company 4 na araw bago ang deadline sa April 26. Ayon sa Globe, mula April 21, 40% pa lang o 33 million ng kanilang subscribers ang nagparehistro ng SIM. Nasa 38% naman dito o lagpas 5 million users at 56% naman sa Smart o higit 37 million customers. Ayon sa telcos, problema ng karamihan sa subscribers ang ID, lalo na ang government ID. Isinusulong ng telcos na makipag-usap sa Department of Information and Communications Technology sa Lunes. The issue is really around the IDs. Okay. No? Yung pagkakaroon ng government ID. The other issue is, let's face it, Alvin, no? Puro prepaid ito. Yung digital literacy nila, I don't think lahat sila ay digitally savvy. The issue of IDs is a recurring. Nag-survey po kami. That's the number one problem that our subscribers do have. We are not insisting on something that the government will not see as supportive. Of the SIM registration process, ang gusto naming tulong mula sa gobyerno ay yung pasimplihin pa yung pagkuha ng government ID. Libo-libong Muslim ang nagtipon sa iba-ibang bahagi ng bansa para magdasal at magsalo-salo sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr o pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan. Dasal naman ng mga taga Marawi City na maibigay na ang compensation o bayad pinsala sa mga apektado ng nangyaring bakbakan noong 2017. Nagpapatrol, Andrea Tagines. Libo-libong Muslim ang dumagsa sa Grand Mosque sa Marawi City para sa Eid al-Fitr o pagtatapos ng Ramadan. Si Fatima Zorha Haji Abdul Malik na taga Marantau pumunta pang Ground Zero para magdasal. Heartwarming siya kasi galing kami sa Marantau, which is pinutan lang namin dito is mag-pray ng Eid. Ang sarap sa feeling na makita mo na ang daming Maranao na nagkutba dito sa Ground Zero.
Ayon kay Police Lieutenant Colonel Juanito Hamis, Deputy Provincial Director for Operations, nasa 20,000 ng kanyang crowd estimate. Para kay former COMELEC Commissioner Saidamen Pangarungan, nakakataba ng puso na makita ang ganito karaming pumunta sa isa sa pinakamalaking mosque sa Pilipinas. Dalangin niya para sa mga taga-Marawi ang matagal na nilang inaantay na compensation bill para makapagpatayo na ng bahay ang mga naapektuhan ng Marawi siege noong 2017. I hope they can organize as soon as possible and then start hearing the claims of all the private owners, especially those coming from the most affected area in Marawi City, para naman manumbalik yung lives ng mga taga-Marawi. Isinara naman ang bahagi ng Rojas Avenue sa Davao City para sa pagtitipon-tipon ng mahigit 1,000 Muslim sa Eid al-Fitr. Pagkatapos ng pagdarasal, nagsalo-salo sa merienda ang mga lumahok sa pagtitipon. Nagtipon-tipon naman sa Police Regional Office 8 Ground sa Palo, Leyte, ang 500 kasapi ng Muslim community mula sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas. Nagbigay ng baka si Police Brigadier General Romel Francisco Marbil, Regional Director ng PRO 8, sa Muslim community at pinagsaluhan nila ito. Ito raw ay pagpapakita na nire-respeto at nakikiisa ang pulisya sa Eastern Visayas sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr. Sa Quezon City, mahigit 4,000 ang dumalo sa pagdarasal sa Quezon Memorial Circle kaninang umaga. Isa sa dumalo si Norasha. Maaga siyang naghanda at nagluto para sa ipinamahaging pagkain sa mga kapatid na Muslim. May nag-donit ng pera sa amin para iluto yung mga itong. Total ng pack lunch po, 200 pieces. Nag-start kami mga 9 p.m. Then natapos kami mga 3 a.m. Ito na ang pinakamalaking selebrasyon ng Eid al-Fitr sa lungsod simula nang magka-pandemya noong 2020. Kaugalian ho ng mga Muslim na magkikita-kita, mga kamag-anak, mga kaibigan dito. Kaya they will stay here. Euro, hold day sila dito. May dala silang mga pagkain. Sa Marikina City, madaling araw pa lang abalan na rin sa paghahanda ng mapagsasaluhan ang mga kapatid na Muslim sa Barangay Tumana. Dinadala po sa mosque para paglabas po yung nagsisimba, mamigay po sa kanila. Kumbaga, share blessing. Sa Maynila, dinagsa rin ng mga Muslim ang Golden Mosque sa Quiapo para magdasal at magpasalamat. Ang ilan, may hawak na dilaw na kahon na may nakasulat na sadka o donation na umiikot sa paligid ng mosque. 100 pulis ang nagbantay sa paligid ng Golden Mosque para mapanatili ang kaayusan at seguridad. Sa Luneta, marami rin ang nanalangin at nakiisa sa programa at selebrasyon kaugnay sa Eid al-Fitr. Libo-libo rin ang nakiisa sa morning prayer sa Quirino Grandstand. Ito ang unang pagkakataon mula ng magkapandemya na nagkaroon muli ng malaking pagtitipon ang mga kapatid nating Muslim. Importante anila ang ginawa nilang pag-aayuno noong buwan ng Ramadan. Kailangan ka mong tiisin yung gutom. Libang-libang, kunwari, gagawa ka ng... Yung malilibang ka na hindi mo mararamdaman yung gutom. Nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Filipino Muslim community sa pagtatapos ng Ramadan. Dasal ng Pangulo na maisapuso at maggamit ang mga aral na natutunan sa Ramadan para mamuhay ng matuwid. Andrea Tagines, ABS-CBN News. Mas matibay na kooperasyon sa negosyo at kalakalan at mas panatag na seguridad sa rehiyon ang mga pangunahing paksang inaasahang tatalakayin sa pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese Foreign Minister at State Councilor Chin Kang. Nagkita rin si Kang at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo bago po nagpunta ang Chinese official sa Malacanang. At live mula sa Malacanang nagpapatrol, Katrina Dominguez. Kat, anong latest dyan?
Alvin, ilang minuto bago mag-alas 5 dumating dito sa Malacanang si Chinese Foreign Minister at State Councilor Chin Kang. Alinsunod sa tradisyon, lumagda muna siya doon sa Palace Guestbook bago niya nakaharap at nakamayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyan din siya ng maiksing tour ni Pangulong Marcos sa ilang silid sa naturang opisina bago sila dumiretso sa kanilang pakikipagpulong kasama ang ilang high-ranking officials ng Pilipinas at ng China. Ito ang ilang pahayag ng Pangulo sa naturang pagpupulong. And now we will formally welcome you to the Philippines. And we are very happy and very grateful that you have been able thank to you, thank you. Excuse me. Around our part of the world. Alvin, naputol ang naturang pahayag ng Pangulo dahil hindi na pinatapos sa media yung pagko-cover noong buong pagpupulong nila dahil ayon sa mga opisyal ng Malacanang ay confidential daw yung ilang tatalakayin ng Pangulo at ng ilang high-ranking officials ng Pilipinas at ng China. Sinubukan nating kumuha ng talking points o ng isang outline kung ano-ano yung mga paksang pag-uusapan nila mula sa Malacanang at mula sa isang opisyal ng Chinese Embassy. Ngunit ayon sa mga naturang opisyal, maglalabas na lamang daw sila ng press release pagkatapos tapos ng naturang pagpupulong. Samantala, Alvin, bago tumungo ng Malacanang, nakaharap din ni Chinese Foreign Minister Chin Kang ang kanyang Filipino counterpart na si Philippine Foreign Secretary Enrique Manalo kanina. Dumating sa Pilipinas si Chinese State Councilor at Foreign Minister Chin Kang Biyernes ng gabi para sa 3 araw na pagbisita sa bansa. Inimbitahan siya ni Philippine Foreign Secretary Enrique Manalo para matalakay ang iba-ibang issue sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang dito ang mekanismo ng konsultasyon sa usapin ng South China Sea at ang estado ng mga bilateral trade agreements na nilagdaan ng Maynila at Beijing nang bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa China noong Enero. Our leaders have agreed that our differences in the West Philippine Sea are not the sum total of our relations. These differences should not prevent us from seeking ways of managing them effectively, especially with respect to the enjoyment of rights of Filipinos, especially fishermen or fisher folk, whose livelihood and general well-being are undermined by incidents and actions in the West Philippine Sea. Tiyempo ang pagdating ni Chin sa gitna ng kontrobersyang bunsod ng tila pagbabanta ni Chinese Ambassador Huang Xilian sa mahigit 150,000 overseas Filipino workers sa Taiwan. Kung isinasaalang anya ng Pilipinas ang mga OFW doon, dapat natutulan nito ang Taiwan independence, imbis na bigyan ng karagdagang access ang mga tropang Amerikano sa bansa. Nang ulanin ng batikos at panawagang palayasin ng Pilipinas si Huang, iginiit ng Chinese Embassy na misquoted at taken out of context lang umano si Huang, habang sinabi ng Pangulo na maaaring lost in translation ang nangyari, pero kakausapin niya umano ang ambassador ng China. Sa kabila ng issue at patuloy na pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea, sinabi ni Manalo na nananatiling top trading partner ng Pilipinas ang China. Unti-unti na rin anyang na isasakatuparan ang nasa $23 billion na halaga ng mga investments na ipinangako ng China noong bumisita si Pangulong Marcos sa Beijing noong Enero. Nauna nang sinabi ng DFA na noong 2021, umabot na sa $38.35 billion ang kabuuang trade sa pagitan ng Pilipinas at China. Dahil dyan anya, ang pinakamalaking ekonomiya ng Asia, ang siya ring pinakamalaking trading partner at source of imports at second largest export destination ng Pilipinas. I intend to work closely with Your Excellency in further strengthening these economic ties, starting with the further diversification of our economic relations and closing of the trade gap between our two economies. Kabilang sa areas of cooperation na palalawigin ang agrikultura, infrastruktura, energy, science and technology, turismo at academic and labor exchange. Inaasahan ng mga top diplomat ng dalawang bansa na bukod sa mas matibay na ugnayang pang-ekonomiya, magbubunsod din ang kanilang pag-uusap ng mas panatag na seguridad sa rehiyon. I hope that today's meeting will give us an opportunity to follow through on the plans and gains made for our country's recent high-level interactions and make some headway in addressing common issues and challenges. China is ready to work with the Philippines to truly implement the consensus between the presidents of our two countries, keep to the direction of friendship between our two countries,
jointly uphold the larger picture of our bilateral relationship. Alvin, dumalo rin sa natulang pagpupulong si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, na naging kontrobersyal kamakailan dahil sa kanyang mga naging pahayag ukol sa mga OFW sa Taiwan. Nakita natin na bago dumating si Pangulong Marcos sa silid kung saan sila magpupulong, ay nakangiti si Ambassador Wang. At pagdating naman doong pagkakataon na nakamayan niya na ang Pangulo, ay nakangiti rin naman si Pangulong Marcos habang tinatapik si Wang sa kanyang likod. Patuloy nating hinihintay ang magiging pahayag ng Malacanang at ng iba pang opisyal kung ano yung napag-usapan, hindi lamang ni Pangulong Marcos at ni Chinese Foreign Minister Chin Kang, ngunit maging kung ano yung sinabi niya doon sa maikling pagtatagpo nila ni Chinese Ambassador Wang Xilian. Alvin. Maraming salamat, Katrina Domingo. Umaasa ang magre-retirong si PNP Chief Rodolfo Azurin na ipagpapatuloy ng susunod na hepe ng Philippine National Police ang Internal Cleansing Program o paglilinis sa hanay ng kapulisan. Malapit na rin anyang matapos ang PNP ang pagsala sa mga opisyal na nagsumite ng courtesy resignation. Nagpapatrol, Rafi Santos. Aminado si PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. na malabo niyang matapos ang sinimulang internal cleansing o paglilinis sa hanay ng PNP bago siya magretiro sa Lunes, April 24, kung kailan tutuntong siya ng 56 na mandatory retirement age ng PNP. Ayon sa PNP Chief, 95% na ng higit 953 na courtesy resignations na ang nasala ng binuong 5-man committee. We have yet to finally discuss yung mga findings po natin. Nauna nang sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isa sa miyembro ng 5-man committee na 917 resignations ang hindi tinanggap ng komite. Ibig sabihin, 36 na opisyal na lamang ang sinasala nila. Malaki yung na-accomplish namin. Malaki impact to sa Philippine National Police. Positive impact. Panukala ni Magalong, manatili bilang chairman ng 5-man committee sa Azurin kahit magretiro na ito. Bagay na di pa pinag-iisipan ng PNP chief. Sa kanyang testimonial parade kanina umaga sa Philippine Military Academy sa Baguio, sinabi ni Azurin na kontento siya sa kanyang pamumuno sa pambansang pulisya at nasa susunod sa kanyang chief PNP para ipagpatuloy ito. Hindi rin siya nagbanggit ng posibleng hahalili sa kanya. So far, wala pa naman. Any hint, I really do not know what's in the mind of our president. But our president is just keeping it to himself. Kung ano man ang maging desisyon niya na ilalabas niya sa mga susunod na araw. All I wish now for the PNP is for them to decide if they want to continue our fight against illegal drugs or sabi ko nga noong Lunes, itigil na natin to kung ayaw nating harapin at ayaw nating banggain kung sino man yung mga mababangga natin. Wala pang binabanggit ang Malacanang napapalit kay Azurin bilang PNP chief. Rafi Santos, ABS-CBN News, Baguio City. Kasunod ng Occidental Mindoro, nagbabala na rin ang electric cooperative ng Oriental Mindoro na maaaring makaranas na rin ang kanilang mga consumers ng blackout dahil kinakapos na ang kanilang supply ng kuryente. Dahil dito, posibleng hindi na matuloy ang pagsusupply ng kuryente ng Ormeco patungo sa Omeco na Occidental Mindoro na nakararanas ngayon ng 20 oras na blackout. Nagpapatrol, Dennis Datu. Mabenta ang mga generator sa bayan ng San Jose ngayong matindi ang krisis sa kuryente sa Occidental Mindoro. Sa tindahang ito, 10 hanggang 15 generator ang ibebenta nila kada araw na kailangan para tumakbo ang mga negosyo. 4 oras lang kuryente namin kada araw. Diba? Paano kami magpapatakbo ng mga negosyo namin lahat? Marami ring mga residente ang bumibili ng mga electric fan na gumagamit ng solar energy para maibisan ang init. Kainit, baka may stroke kami sa sobrang init. Tinipid-tipid ko na po yung kita ko ng 2 weeks para makaipon lang ng pambili ng solar fan. Habang wala pang matagalang solusyon sa krisis sa kuryente, ikinasa ni Governor Eduardo Gadiano ang programang naglalayong mahikayat ang private sector na magpakabit ng mga solar energy panel. Ang in-encourage natin dito, may kakayanan magpa-solar. Kapitolyo, munisipyo, barangay hall,
mga negosyante. Hindi na kami makikihati doon sa sinusupply ng OMCPC. So, makakatulong kami sa power crisis ng Occidental Mindoro. Hindi na rin maasahan ang dapat sana ay 4 hanggang 6 na megawatts na isusupply sa Occidental Mindoro Electric Cooperative o OMECO mula sa labis na kuryente ng OMECO ng Oriental Mindoro. Inanunsyo na ng OMECO na kinakapos na rin sila ng 6 megawatts sa kanilang supply dahil sa hindi na makapag-produce ng kuryente ang mga hydropower plant at wind farm. Pero dito po pumasok na po ang buwan ng April ay naramdaman na po natin ang effect ng El Nino, tapos yung wind po hindi na po siya nagpo-produce. Normally po sa gabi na rin lang siya nakakapag-produce, sa araw zero po generation. So talaga pong nagkukulang na rin po kami sa Oriental Mindoro. 65 megawatts ang pangangailangan ng buong Oriental Mindoro, pero ngayon nasa 55 hanggang 57 megawatts na lang ang kanilang kuryente. Kaya babala ng OMECO sa mga taga-Oriental Mindoro, maghanda na sa posibleng blackout. Ayon sa OMECO, 2 araw nang hindi nakakapagbigay sa kanila ang OMECO. Pagtiyak naman ng OMECO, patuloy silang humahanap ng paraan. May kumpanyaan nila makakapag-supply ng 5 megawatts habang papasok na rin umano ang DMCI Power Corporation. Nire-review na ng board yung contract. Hopefully, sama Tuesday ay makapag-start sila. Oo. Kung walang ibang magiging problema. 5 megawatts ito ng Power System Incorporated, PSI. Oo. Ito yung kinontrata ng NPC noong last quarter ng last year. Para naman kay Vice Governor Diana Apigutayag, sila binabaliwala ng national government ang kanilang mga hinaing. Kailangan na po talaga namin ng national intervention. Sana naman po ang mga tao, kababayan ko dito sa Kanlurang Mindoro, could get a fair share of the national resources and attention naman. Nakakalungkot na yung sulat na natanggap namin sa NAPOCOR. E dininay nila yung request namin ng power barge. Pagkatapos, hindi rin po dininay din nila yung request namin na i-operate nila ang available na planta. Sabi ng grupong Oxy Walang Power Movement, sobra-sobra na ang paghihirap na kanilang dinaranas dahil sa blackout. Taga Mindoro, kung titingnan nyo ngayon, hindi kami normal na tao. Sapagkat kami 4 oras lang may kuryente, nakakatulog kami 2 oras, 3 oras. So hindi na kami namumuhay ng pantay sa lipunan. Lalo na ng grupo na dalhin sa Malacanang ang kanilang protesta kapag wala pa rin naging aksyon sa kalbaryo nilang krisis sa kuryente. Dennis Datu, ABS-CBN News, Occidental Mindoro. Nasa Pilipinas ngayon ang Slay Model Management, isang exclusive modeling agency para sa mga transgender, at dito magki-kick off ang kanilang international search for the next big transgender model. At live mula sa Taguig, nagpapatrol, MJ Felipe. MJ, bakit Pilipinas ang napili nilang bansa para sa international search ng Slay? Zen, isa sa mga obvious reasons kung bakit dito ang kick-off sa Pilipinas dahil sa Filipino roots ng founder at director ng Slay Model Management na si Cici Asuncion. Mamaya makakausap natin siya. Pero alam mo, this is the first time na dadali nila yung Slay Model Search outside North America mula na nagsimula ito noong 2020. At kasabay ng model search dito sa Asia ay ang pagkapatayo din ng Slay Model Agency dito. Ayon pa kay Cici, nais niya mabigyan ng spotlight o ng oportunidad ang mga Asian transgenders na may malaking potential sa mundo ng modeling. 24 na transgender model yung naabutan natin kanina na naghahanda na, nagbe-makeup, iba't iba mula sa Pilipinas, India, Vietnam, Thailand, Malaysia at India, at silang 24 ang maglalaban-laban sa kompetisyon. Nagsimula na ito noong April 18 at nagkaroon na sila ng ilang photo shoots, at ang finale naman ay magaganap sa Thursday, that's April 27. Kasama ko ngayon ang founder at director ng Slay Model Management, Cici Asuncion. Hi, Cici. Kumusta? Congratulations. Ngayon salamat, pa salamat. Thank siguro, you. Siguro, of course, lahat sila curious, no? Bakit, ano yung goal, why you're bringing the search
here in the Philippines or here in Asia? World domination. Hindi, loko lang. No, I think it's important na maipakita na magaganda ang mga taga-Asia, especially since sa Hollywood, kung saan based ang slave model management talaga sa LA, na nagkakamoment ang mga Asyano ngayon. So it's really important to me, when you are given the mic, you talk about a community that needs help right. and needs to be talked about. I want people to know that trans women, trans models in particular, are talented, beautiful, capable and employable. And ready for world yes. domination. Ganyan yes, exactly. Ready na ba mga girls for tonight? Ready na, halika na. Press presentation tonight, Zen, at makikilala ng buong mga press people yung ating 24 model hopefuls. At yan ang latest mula dito. Balik sa'yo, Zen. Alright, maraming salamat, MJ Felipe. Ipinagdiriwang sa iba't ibang paraan ng Earth Day. May mga nagprotesta at may mga namasyal sa park. Pero isang kanilang panawagan, paigtingin ang pangalaga sa kalikasan. Napapatrol, Ana, si Rezzo. Para makahinga mula sa mainit na panahon, marami ang dumayo sa Aroseros Park o ang tinaguriang Lungs of Manila para ipagdiwang ang Earth Day. Bukod sa pamamasyal, tampok din sa parke ang ilang aktibidad tulad ng kundiman music at samut-saring paninda ng mga sustainable at lokal na produkto. Kung wala itong mga park, it would be even hotter. Walang lugar na ganito na, you know, it's a very dense area of trees. So it's just very important for us to breathe and to survive. Instead of going to malls, di ba? Malls or commercial places, it's so nice to take a break from all of that and enjoy nature in the city. Ayon sa Philippine Native Plants Conservation Society Incorporated, isang Aroseros Park sa mga nananatiling protektadong urban forest sa Maynila. Giit ng grupo, panahon na para dagdagan ang mga urban forests sa bansa, pati na ang mga programa para sa proteksyon ng iba't ibang halaman at puno. The Philippines is the one of the mega diverse na hotspot ng biodiversity, not only of fauna but even flora. And flora is something na nakakalimutan, but without the flora, all of the fauna efforts will be in vain. Kasi forest is basically yun yung mga habitats na kailangan. Bukod sa mga gubat, kailangan din anilang mas paigtingin ang pangangalaga sa karagatan. Kaya imbis na selebrasyon, aksyon ang hiling ng ilang grupo na nagdaos ng Earth Day ngayong Sabado. Sa rally sa Mandaluyong at Manila, nanawagan ng ilang cause-oriented groups na itigil ang mga reclamation at dredging activities dahil may malubhang epekto ito sa ecosystem at ekonomiya. Bukod dun sa climate change, dun po sa mangrove forest natin, important siya kasi sila po ay nagsisilbing natural barrier sa mga impacts kagaya ng flooding, mga storm surge. Ayun po yung natural barrier para sa mga community sa coastal ecosystems. Lumalabo at nabubulabog dati sa gana sa huli ang aming 9 coastal na bayan. Sa ngayon, halos wala na talaga. Ang aming mga mangisda ay dumadalo ng nabotas ng iba pa iba't ibang lugar para lang makapangisda. Sa ngayon, hinihintay pa ng ABS-CBN News ang pahayag mula sa DENR at mga kumpanyang nangangasiwa sa reclamation at dredging activities. Nagtipon-tipon naman ang ilang mangingisda mula sa bayan ng Pola, Oriental Mindoro, na apektado ng oil spill. Ito'y para hilingin sa pamahalaan ang agarang aksyon para mahinto ang oil spill na sobra nang nagpapahirap sa kanilang kabuhayan. Nagsagawa rin ng human spill boom ang grupo sa Pola Bay bilang simbolo ng pagkakaisa at determinasyon na ituloy ang laban at papanagutin ang mga responsable sa oil spill. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Nakaranas ng malakas na buhos ng ulan at ihip ng hangin ang bayan ng Alcala sa Cagayan kahapon araw ng Biyernes. Sa mga larawang ibinahagi ni Mayor Cristina Antonio, nabali ang ilang puno sa Barangay Agani dahil sa pagbayo ng malakas na hangin. Nasira rin ang ilang kubo matapos mabagsakan ng mga nabaling puno at sanga. Sa isang video, malaking alon ang idinulot ng malakas na hangin sa Small Water Impounding Project o SWIP kung saan nalubog ang ilang bangka. Samantala, binaha ang ilang bahagi ng Bambang, Nueva Vizcaya kahapon. Nalubog sa tubig ang ilang kalsada sa Barangay Kalaokan.
Nakaranas naman ng hailstorm o pag-ulan ng yelo ang tatlong bayan sa lalawigan ng Iloilo nitong Biyernes ng hapon. Sa video na ipinadala ni Ed Roderick Canuto, nabagsakan ng yelo na kasing laki ng holen sa Barangay Sariri, Badyangan, Iloilo. Naiulat din na may bumagsak na mas malalaking tipak ng yelo. Tumagal umano ang hailstorm ng 20 minuto. Naranasan din ito sa Barangay Yugot, Mina at Barangay Palanggia sa Pototan, Iloilo. Ayon sa PAGASA, patuloy na nakaaapekto sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ang easterlies at localized thunderstorms. Dahil dito mararanasan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorms. Samantala, binabantayan naman ng PAGASA ang isang tropical depression na may international name na San Vu. Sa ngayon, malayo pa ito sa Philippine Area of Responsibility. Posibleng itaas na ng PAGASA ang El Nino Alert sa Mayo. 70% na po ang tsansang mararanasan ang tagtuyot sa mga susunod na buwan. Posible pang maging 80% ito sa mga buwan ng July, August at September. Noong 1997 at 1998, naitala rin ang matinding epekto ng El Nino sa 16 na lalawigan sa bansa. Umabot sa 8 billion pesos ang pinsala noon sa agrikultura. Mga kapamilya, hanap nyo ba ay true love? Aba, may isang lugar sa bansa na tiyak kayo'y mai-in love. Pero kung pagbangon mula sa pagkaka-fall, ang kailangan nyo ay may swak na lugar din para sa inyo. Yan, sa pagpapatrol ni Irene Perol. Paboritong puntahan ng mga turista ang Matnog Sursogon dahil sa island hopping. Kasama sa tour package ang pagbisita sa One Lagoon Marine Sanctuary kung saan pwedeng lumangoy kasama ang higit 40 species ng isda sa loob ng 17,000 square meter na fish cage. 10,000 na siguro yung magiling. Marami yung mga seedling, maliliit, sinag-multiply na sila. Mm-hmm. Tapos yung taklobo, nag-multiply na din. Walang entrance fee sa lagoon pero nagbebenta sila ng fish food sa mga gustong mag-fish feeding at may bayad na 200 pesos kada bangka na bumibisita. Malaking tulong na ito para mapanatili ang kanilang operasyon. Pwede ring mag-snorkeling sa napakalinaw na tubig kung saan makikita ang iba-ibang uri ng isda. Welcome, beautiful Sorsogon! Malinaw din ang tubig sa Subic Beach na kabilang din sa pupuntahan sa island hopping. Pinong-pino at malarosas ang buhangin ng beachfront. Meron din dito mga cottage para sa mga gustong mag-overnight o kaya naman ay mag-set up ng tent sa tabing dagat. Siguradong tanggal ang stress sa preskong hangin sa mga pasyalan sa Albay. Ang Mayon Rest House sa Tabaco City na mahigit 3 kilometro ang layo mula sa bunganga ng Bulkan Mayon. May taas na 2,500 feet above sea level, kaya tanaw mula rito ang dagat at mga katabing bundok. Ganda ng view. Matatanggal talaga yung pagod at stress nyo dito. I mean, the view is stunning and the environment. It's beautiful, really. Like, the view on the volcano, it's awesome. Halos ilang metro mula rito ay matatagpuan din ang Buyon Mayon Volcanic Garden na may nagagandahang landscapes. May campsite at meron ding tinatawag na hobbit houses para sa mga nais mag-overnight. Very naturalistic namin pagdating sa view. Talagang as much as possible minimaintain namin na mas more on kami sa green. Yung nature, yung mga puno and then plants. Maraming Instagrammable spots at malamig sa lugar kaya swak sa mainit na panahon at perfect di lamang sa pamilya at magbabarkada kundi maging sa mga magsing-irog. Pero kung wala ka pang iniirog, baka sa falls na ito sa Banisilan, Cotabato, mahanap mo na ang true love mo. Dalon na ka mo sa true love na ginatawag. Sa ipinost na vlog ni Bayan Patroller at Tourism Administrative Staff ng Banisilan LGU na si Cyril John Mesada, ipinakita niya ang natatanging ganda at nakabibighaning talon na kung tawagin ay True Love Falls. Kwento ni Cyril na base sa alamat ng talon, may magsing-irog na pilit pinaghihiwalay at nagdesisyon anyang tumalon sa tubig kaya binansagan itong True Love Falls.
pagod ka ng ma-fall, siguradong swak sa'yo ang Bangon Falls na matatagpuan naman sa Kinapondan Eastern Samar. Libre din ang pagligo sa talon, perfect para mag-relax sa malinaw at malamig na tubig. Hindi biro ang biyahe at lakaran para marating ang Bangon Falls, pero sa huli, worth it ang experience. Irene Perol, ABS-CBN News. Welcome na back. Impake na ako. Gusto alis ko na sabihin, welcome back. At yan, ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. Ako po si Alvin L. Chico. Andito kami, naglilingkod para sa inyo, saan man sa mundo. Impake ulit. Alis na naman ulit. Wow!